Pag pinagpapawisan yung muso ko, ganun talaga style ko. Tipla ng skin ko, nagiging, teka, nakikita niyo na, babasa na yung ilikili ko. Di ba uso ngayon yung strobing? So, I think it's about time na may share ko sa inyo yung aking, aking version. Pero ang alam ko lang kasing strobing ito eh. Hi guys! Alam kong late na tong June favorites ko, pero talaga ipupush ko talaga tong ihapol kasi nga alam kong maraming nag-aabang sa inyo ng favorites ko ng aking monthly favorites, kaya hanggat kaya ko talagang go! Marami akong isi-share ngayon kasi I've been reviewing foundations. Marami akong nagustuhan last month na nareview ko and I've been using naswak sa oily skin. Alam ko lagi nyo naririnig to dahil I have oily skin, pero alam ko maraming nag-share ng same sentiments as mine. So, let's begin. Alright! Ang dami na naman daldal. Maglulobat na yata itong camera ko. Kaya, yeah, bilisan na natin. Okay, so first of all, yung suot kong foundation ngayon. Ang suot ko is itong Sansan Matte Finish Liquid Foundation. It's cheap, 149 pesos lang. It's available sa HBC, sa mga HBC booth, meron din sa mall. Actually, doon ko siya nabili sa Robinsons Manila, sa tapat ng McDonald's, may HBC doon. Dati kasi nasa baba, nasa ground floor sila, pero lumipat na sila sa second floor. Tagal ko nga din hindi sila nakita eh, kasi akala ko wala na. Tapos nung medyo naglibat-libat ako ng konti, natagpuan ko sila at yun, bongga, dami kong binili na. Ang nakuha kong shade, again, if you haven't seen my review, lalagay ko yung link sa description box, pero malamang napanood nyo na. Ang nakuha kong shade is number 2 and number 3. So, right now, suot ko siya. Nung una ko siyang ginamit, parang masyado siyang maputi. So, ang ginawa ko, dinamihan ko. So, ganun lang, kung hindi nyo makuha yung saktong shade nyo, kasi apat lang yung shades na available, tapos minsan out of stock pa yung iba. Kung hindi nyo mahanap yung saktong shade para sa inyo, halo-halo lang kayo. So, ang ginawa ko, mas marami yung number 3 kesa sa 2. Para hindi masyadong overwhelming, hindi masyadong maputi sa skin. Kasi, wala lang. Kasi yon. Kasi ayoko na masyadong maputi. Hindi kasi ako nag-whitening ngayon. Parang lumalabas na yung totoong kulay ko. Ang ginagamit ko sa kanya hindi na brush. Ang gamit ko is ito. Sponge blender ang ginagamit ko na damp, syempre. Mas manipis ngayon yung application niya, tapos hindi na siya ganun kahirap i-blend. Tapos, dahil manipis siya, mabilis na siyang mag-set. Unlike nung first trial ko sa kanya na nahirapan ako mag-blend, nahirapan ako, parang nabot ako ng ilang minuto doon sa pag-blend lang. Tsaka napagod. Napagod yung kamay ko, seryoso. Ito lang yata yung foundation, talaga napagod yung kamay ko kaka-blend. If you're using this product and nahirapan din kayo i-blend, gamitan nyo ng sponge and you're welcome. Actually, nakuha ko lang din yun sa viewers na nag-comment. I cannot take the credit kasi nakuha ko lang yan sa mga viewers na nag-share ng kanilang way kung paano nila ina-applyan. Kaya thank you! Alam nyo, malaking tulong yung nagko-comment din kayo, yung nag-share din kayo ng experiences nyo. Kasi syempre, ayaw natin tayo lang ang maganda. Dapat lahat tayo maganda. Kaya share-share tayo ng ating mga own experiences dito sa mga products. By the way, I have to add this. Maraming nagtatanong kung okay daw ba ito pang everyday. Para sa akin, hindi ko siya gagamitin everyday kasi masyadong bababoom yung coverage niya. Parang obvious na naka-foundation ka, kahit konti lang. Parang feeling ko, although hindi ako nag-breakout, parang feeling ko masyado siyang matapang. Pero kung matigas ang ulo niyo, sige. Tapos share niyo na lang sa akin kung okay lang ba siya pang everyday. Pero para sa akin, I'd rather not. Okay, so moving on, yung pang-everyday na I think okay para sa akin is itong L'Oreal Magic Nude Liquid Powder. Bare Skin Perfecting Makeup, meron din akong review nito last month ko din siya na-review. Sobrang ganda niya. Liquid na turns into powder. Once na na-blend niya siya sa skin, nagiging powder na siya. Hindi halata na naka-foundation ka, para ka lang din naka-powder, pero mas matagal siya, mas longer lasting kaysa sa regular powder. Saan ba na ibubulol? It's very lightweight, wala akong lagkit na na-feel sa kanya unless talagang todo pagpawisin ako tsaka mag-oil up. Pero yun lang, wala akong reklamo sa kanya. I really like it. May mga nag-comment na hindi na daw available. It's available pero it's pre-order sa
Bebang online shop. If you have any suggestions kung saan online shop, go ahead, you can comment down below. Pero it's for pre-order sa Bebang online shop where I got this. So yun ang ma-share ko sa inyo na legit na online shop. Ang shade ko pala dito again is sand beige. Next is powder. Finishing powder na ginagamit ko is itong Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Alam niyo mas okay sa akin 'to kaysa yung Rimmel London Stay Matte na parang comparable siya doon, pero I think it's much better. Wala kasi siyang coverage. It's a translucent powder. Hindi niya madi-disrupt yung original color ng foundation niyo or ng BB cream. Konti lang. It will really keep the oil at bay. Kaya thumbs up ako dito. At saka mura lang siya. Yun nga lang, sabi, marami nagsabi na lagi daw out of stock. So, kapag meron kayong nakita na Essence counter, ito kagad itanong nyo, mag-hoard na kayo nito kasi mabilis talaga siyang maubos. Highlight! Ang ginagamit kong pang-highlight na actually parang medyo may strobing effect na rin siya, itong gamit ko ngayon, hindi ko alam kung nagbibigyan ng justice ng aking camera. Actually, ito yon, yung Rusis Vanity Pearl Foundation. Hindi ko siya ginagamit as foundation, but I use it as a cream highlighter. Ayan yung gamit ko sa aking cheeks. Ay, zoom in nga natin para makita rin ng bongga-bongga. Ayan. Ayan. Diba? Looks really good sa camera, sa photo. Parang ilang beses ko na lang nga itong nagamit eh. Nakakalimutan ko lang siyang sabihin sa favorites ko. But I really love it. Tapos hindi pa siya ganun kabilis matanggal. Unlike mga powder na pang-highlight. Kasi mabilis mag-wear off, mabilis mag-fade. After kong pagpawisan, after kong mag-oil up, nawawala na. After kong mag-blot. Pero ito, pang-matagalan. Kaya mas preferred ko yung mga ganyang cream highlighters. Okay, so next is eyeshadow. Ang gamit ko ngayong eyeshadow, and let me know, how do you like my makeup eye? How do you like my eye makeup for today? Ayan. Ang ginamit ko lang dito is itong Sunset Cafe ng EB Advance. Nagamit ko lahat ng shade na to. So, let me know kung gusto nyong makita kung paano ko ginawa to. Comment down below or thumbs up this video. Kung hindi ako nagkakamali, 129 pesos lang siya. Murang-mura. Tapos, nagulat ako kasi yung last na ever bilhin na eyeshadow na meron ako is parang laruan lang. Hindi siya talaga actually, parang hindi siya eyeshadow. Kaya nung na-try ko to, nung nag-swatch ako nito before ko siya bilhin, but talaga sabi ko, ay, bigyan mo ko niyan ate. I like it. Yung, it's creamy, pag in-apply mo siya, hindi siya powdery kasi yun yung madalas na hinahanap ko sa eyeshadow. Ayoko nung masyadong powdery kasi expect nyo na maraming fallouts yan, maraming kalat, tsaka hindi nagtatagal. Pero pag it's creamy, tapos madaling i-blend, ay, kunin nyo na yan. For sure, magiging maganda siya, magkakasundo kayo. Kaya, ito yung aking favorite for this month. I think, ito din yung ginamit ko nung sa YouTube FanFest. If I'm not mistaken. Yeah, baby shower ko yata. Ito rin gamit ko. So yun, let me know ha kung gusto niyo ng gusto niyong tutorial nito. I will gladly do one for you. Nakalimutan ko sabihin kanina, itong mixing palette na malaking tulong talaga sa akin, napakalaking tulong. I've been mixing foundations nga, kahit yung mga dati kong foundations, nagmi-mix ako kasi nga iba na yung tipla ng skin ko, nagiging laka nakikita niyo, nababasa na yung lipid ko. Dahil iba yung timpla ng skin ko, yung mga usual na mapuputi sa akin, nagiging dark. Yung usual na dark na lalong nagiging dark. Siguro dahil nga lumalabas na yung totoong kulay ko dahil hindi na ako nag-whitening. Kaya, yun. Yung Miss Bella Mixing Palette. Nakakalimutin kasi ako, parang 300 pesos yata ito. Actually, pwede naman kayo mag-improvise eh. Kaso, kaya ko nagustuhan to kasi it's may nakalagay na Miss Bella and mga brush container ko, ka-partner niya. Kaya, subet ko to kasi parang dinidisplay ko rin siya dyan. Kaya, ang gandang tingnan. Pero, of course, pwede naman kayo mag-improvise. Mas maganda yung, syempre, mas maganda yung smooth. Mas maganda yung, kung meron kayong glass, kaso nakakatakot kasi gumamit ng glass kasi baka mabasag, masugatan pa kayo. Parang ganito, acrylic. This one is available sa Miss Bella kung gusto nyong partneran yung inyong Miss Bella containers. Two of my favorite
favorite City Color City Chic Lip Liner. Ang favorite ko is, syempre, yung natural. Looks really good on me. Very natural yung effect niya. At saka low maintenance. Yun ang mga ano ko eh, kapag tinatamad ako mag-makeup. Yung pang low maintenance lang na lip products. And itong Camellia. I already have a review on this. If you haven't checked it out, talagay ko yung link sa baba. Itong suot ko pala ngayon, this one is Camellia. Mura lang to. 100 plus lang siya. Ito na naman ako, makakalimutin. Basta yung 100 plus lang siya. Tapos, yung pigment, panalo. Just, it's really soft sa lips. Yun ang talagang napansin ko sa kanya. Hindi siya nakaka-trauma sa labi. So, I've been using these brushes from Pretty Angel Shop. I believe it costs 850 pesos para sa ilang pieces ba ito? 1, 2, 3, 10, 11. 11 lang ba talaga? So anyway, you can use this for foundation, sa mga thin foundations lang. Ito, yan. Ito. Pero ito, I prefer this one pang blush on. Mga flat top. Masyado siyang fluffy. Kaya para sa akin, parang ang hirap niyang i-blend kung gagamitan ko siya ng thick foundation. Pero kung thin foundation, walang problema. Okay lang. Kasi hindi ako masyadong gumagamit ng ganito sa foundation kasi nag-iiwan siya ng streaks and I don't like it pag ganun. Pwede lang siyang pang apply and then saka mo siya gagamitan ng ibang brush to blend it. Ito naman, I use this for my blush on. Almost the same sila nung usual na ginagamit ko nung maraming nagtatanong kung saan daw galing tong blush brush ko na to. Free lang yan eh. Dala ng nanay ko kaya hindi ko ma-share sa inyo kung saan galing. Actually, na soft ako sa iyo. Ito naman, pang contour na ginagamit ko. Yung pinaka the best dito sa brush set na to is yung pang eye makeup niya. Kita nyo, ito yata yung pinakamalaki ko na blending brush. Actually, pang-blend ko to dito sa crease. Pang-blend ko siya. Yung parang mawala yung harsh edges sa eyeshadow. Ito din pang-blend. Pero mas preferred ko yung mas malaki. Ito pang, pwede rin siyang pang-blend, pero pang-apply siya sa inner and outer corners ng aking eyelids. Ito din, sa gitna, ayan o, nandiyan pa yung eyeshadow. Ginagamit ko dito pang top off. Ito naman, ito pencil brush. I really like it. Ito yung ginagamit ko sa outer and inner corner ng aking eyes sa mga dark shadows. And then, ito syempre yung pang eyeliner. Hindi ko siya masyadong ginagamit for the foundation. More on powders and eyeshadows, eye makeup, yan. Pero it's only 850 pesos. If you wanna get one for yourself, itong set na to, it's fluffy, nalabhan ko na rin siya, nalabhan. Wala akong nakitang pag-shed sa kanya, kaya it's really good. Super soft, kaya okay siya sa skin, lalo na sa face. Syempre, sa face mo siya gagamitin, meron pa bang iba? That will be all for my June favorites. Pasensya na kayo na late to. I wanna know kung ano rin yung mga favorites nyo for this month. Let me know. Comment lang kayo sa baba. And syempre, of course, request ko anong gusto nyo makita for my next videos kasi nakaubusan na ako actually. Yeah. Maraming thank you po sa panonood. And I'll be doing a giveaway soon sa aking blog www.andclutes.com. Abangan niyo yan. It's actually for my first year anniversary as a blogger sa aking blog. So, yeah, abangan niyo yan. Magpo-post ako definitely sa aking Facebook page. Maraming salamat sa pakikinig sa aking daldal. Thank you so much. And I will see you again next month for my favorites. Pero syempre, meron pa akong mga susunod. Next week lang, meron ako ulit bagong video. Maybe this week. I don't know. Malay niyo. Bye!